dalangin ang Panginoong buti. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa ating may lalang. Tatay na po niya tinirang kawang iniingatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong buti. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumahin niyong lahat. At sumaiyon. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na iyong patnubay, ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan, at sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ang simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mula kay Pablo na hinirang ng Diyos upang maging apostol ni Kristo Jesus at mula sa ating kapatid na Timoteo, sa simbahan sa Korinto at sa mga hinirang ng Diyos na nasa buong Akaya, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumula ng lahat ng kaaliwan, inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang makatulong naman tayo sa mga namimighati sa pamamagitan ng kaaliwang tinatanggap natin sa Kanya. Kung gaano karami ang tiising dinaranas namin sa pakikipag-isa kay Kristo, gayon din ang kaaliwang tinatamo namin mula sa Kanya. Kung namimighati man kami, ito'y sa ikaaliw at ikaliligtas ninyo. Kapag inaaliw kami, kayo may naaaliw rin at lumalakas upang mabata ang mga kapighatiang dinaranas ninyo tulad namin. Kaya't matibay ang aming pag-asa para sa inyo, sapagkat alam naming kahati kayo sa aming kaaliwan, kung paanong kayo'y kahati namin sa pagtitiis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginooy aking laging pupurihin.
sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naapi, makinig, matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Anghelyong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkup. Ang galing ng poon hanaping masikap, yaong nagtiwala sa kanya't nagligtas ay maituturing na taong mapalad. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsitayo po ang lahat. Magsaya sa langit ay liligaya, gagantimpalaan tuwi na. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimiti. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin, inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayun din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Sinisimulan po natin ang linggong ito ngayong Lunes sa 10th linggo ng karaniwang panahon sa
pagtanggap ng mga salitang kailangan nating marinig. Ito ay nanggagaling mismo sa Poong Jesus sa Sareno na sinasabing, mapalad tayo. Ano man ang sitwasyon ng bawat isa sa atin, magkakaiba, ano man ang pinagdaraanan natin, ano man o sino man ang dahilan ng ating paghihirap, sinasabi sa atin ng Poong Jesus sa Sareno na mas buksan natin ang ating isipan at mas makita pa rin natin na tayo po ay mapalad. Hindi tayo kawawa sa mata ng Diyos, kundi tayo ay mapalad. Kung naghihirap tayo, siyempre, no, depende sa dahilan. Bakit ba tayo naghihirap? Sabi nga dito, ito ba ay dahil sa pagsasabuhay natin ng pananampalataya? Ito ba ay dahil sa pagsusumikap natin maging mabuti, maging mabait? Dahil yun ang gusto ng Diyos, kaya tayo medyo naghihiram? Pwes, sabi ni Kristo, mapalad ka. Ituloy mo lang. Ito yung mga salitang magbibigay sa atin ng encouragement, no, yung lakas ng loob na magpatuloy. Kumbaga, nasa tamang direksyon ka. Nasa tamang direksyon ka. Oo, naiintindihan natin, nakikita natin, ang hirap namang sumunod sa Diyos, ang hirap namang magpakabuti. Minsan nga, di ba, nasasabi natin, gusto mong magpakabait pero hindi mo magawa. O kaya naman, kung kailan gusto mong magpakabain, ang daming gustong mang-away sa iyo. Kung kailan gusto mong maglingkod sa Diyos, ang daming temptations na dumarating sa iyo. Di ba, no? At yung struggle nando doon. Di ba? Pero ang sabi, kapit lang. Sige lang. Tiis-tiis lang. Pagtiisan pa natin. Kasi yun talaga yung, no, yun yung pagsunod sa Poong Nazareno eh. May kalakip na pagtitiis ang paglilingkod sa Diyos. Pero ang lahat naman ng ito, sa dulo ng ating paglalakbay, may naghihintay sa atin walang hanggang kaligayahan. Mas makaka-relate po dito kapag sinasabi natin ang mga magulang sa mahabang panahon, nagtitiis yan. Nagtitiis na hindi na bumili ng make-up, hindi na bumili ng mga pagkain na kinakain nila dati para lang makatipid. Hindi na yan mamamasyal. Yung mga tatay, hindi na yan maglalakwatsa, hindi na yan magbibisyo. Kahit nga luma na yung damit niyan, hindi na yan bibili. Bakit? Kasi nagtitiis yan para sa pampaaral ng kanilang anak. At yung pagtitiis na yon, di ba kapag nakita mo nang umaakyat sa stage, tumatanggap ng diploma yung anak ninyo, lahat ng hirap nawawala at napapalitan ng saya. Di ba? Ganun yung purpose mo. Alam mo kung bakit eh, di ba? Yung kaligayahan na makita mo yung bunga ng iyong pagpapagod, ng iyong pagsusunog ng kilay, ng iyong pagsasakripisyo. Kalakip nung kaligayahan. Sabi nga po ni sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, no, sabi niya, sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggam, no, sabi niya dito, kung gaano karami ang tiising dinaranas namin sa pakikipag-isa kay Kristo, gayon din ang kaaliwang tinatamo namin sa Kanya. Kung namimigati man kami, ito'y sa ikaaaliw at ikaliligtas ninyo. Yan po. So, kumbaga, sa mga ganitong panahon kasi, di ba, no, yung mga, inong normal pa tayo, di ba, ito yung mga panahon na graduation, natatapos na yung, no ba, yung mahabang panahon, yung mga nag-a-abroad, di ba, no, yung ilang taong titiisin,
magtrabaho sa abroad para lamang makapagpadala ka dito sa iyong pamilya, makapagpaaral ka dito. Tapos ngayon, no, ang sarap din pakinggan, no, lalo na sa mga magulang na sinasabi ng mga anak, no, sa mga magulang, tapos na po kayo, tapos na ang paghihirap, pagtitiis nyo, kami naman ang bahala. Di ba? Parang yung ganun yung sinasabi. So, bilang no, sa atin po na sumusunod kay Kristo, sana po mas makita natin yung positibong pananaw na hindi lahat ng paghihirap ay dahil hirap. O hindi lahat ng paghihirap ay hirap lang ang dulot. Kundi sa pamamagitan ng ating pagtitiis, ng ating paghihirap, ito ay may kapalit na kaligayahang naghihintay, hindi lang para sa iyo, kundi maging sa ibang tao. Pwedeng sa anak, pwedeng sa pamilya, pwedeng sa lipunan. So ito po ay naranasan ni Kristo, yung iba yung pagtitiis dahil sa kanyang pagsunod sa Diyos. Kaya ngayon, nasa langit na siya. At ito'y tinuturo niya sa kanyang mga alagad na magpasa hanggang ngayon, itinuturo sa atin. Sa mga nagkaroon po ng sakit, mga namatayan dahil sa COVID, baka makatulong po itong salita ng Poong Jesus sa Sareno na, of course, mahirap po yung pinagdaraanan, pero kapit lang po, merong ligaya na naghihintay sa atin mula sa Poong Jesus sa Sareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang kaligayahan ang pinakamahirap na makamit sa lahat ng mga hinahangad ng tao. Manalangin tayo ngayon sa Diyos Ama para sa malalim na kapayapaang nagmumula sa ating buong pusong pagsandig sa Kanya. Ang ating pong itutugon, Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magkaroon ng tapang at lakas na ipahayag ang mabuting balita na siyang sagisag ng kasalungatan sa daigdig. Manalangin tayo. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Iyong mga nahaharap sa mga pag-uusig dahil sa kanilang pagsaksi sa Ebanghelyo, naway makaranas ng kaginhawaan dulot ng presensya ni Kristo sa gitna ng kanilang paghihirap. Manalangin tayo. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. At inawang isa puso ang turong mapapalad upang maging banal at masaya tayo sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Manalangin tayo. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Para sa ating humaharap sa pagsubok na dulot ng COVID-19, upang mapuno ang ating mga puso ng pag-asa sa gitna ng dilim na dulot ng salot na ito, manalangin tayo. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Idalag din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa oras na ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pag-aalay namin sana'y kalugdan mo, isang bayan na nagbubugay, nagmamahal sa'yo. Saan yon itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa kisag ng bigay mong kaligayahan?
itayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Umanaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kaluglod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. At tutulungan niya.
mapapalad ang umiibig sa galit ng iba. Sila'y magtatagumpay at di mabibigo. Jesus, salita mo ay kagaling na ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway, ay magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, ningapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos sa ring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan at sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At papalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazaren. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sagisan ng aming kaligtasan. Nuestro Padre
kanan.